Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng uba sa kanyang bukid at ito'y binakura niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaba ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, "Ito ang tagapagmana, halikayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't siya'y sinunggaba nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, "Lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay ng kanyang kaparte sa panahon ng pamimitas." Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Ang Mabuting Balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw sa ating lahat. Ang ating ebanghelyo ay paanyaya upang kilalanin natin ang ating Diyos at upang tayo man din makilala natin ang ating responsibilidad bilang mga katiwala. Sa ating ebanghelyo, nakita natin ang may-ari ng ubasan. Siya ang nagmamay-ari nito, kung kaya't lahat ay ginawa niya, he secured the place, he dug a pit, tinaniman din niya ng magagandang binhi ng ubas. Itong kanyang ubasan ay kanyang ipinaupa sa ibang tao. Bakit kaya niya ginawa ito? Hindi niya marahil kailangan ng pera. Kung hindi marahil, ang inisip niya ay ang kapakanan ng kanyang mga tinutulungan. Binuksan niya ang kanyang ubasan upang may makinabang din na iba. Upang siya ay makatulong. Upang makapagbigay ng buhay sa iba, ng pagkakataon, ng tsansa na sila man din ay makapag-ani. Pwede sanang solohin na ng may-ari sapagkat may pera siya, meron siyang kakayanan na maglagay ng tao doon, pero hindi ganun ang kanyang ginawa. Ipinaupa niya, ipinaupa sapagkat gusto niyang makatulong. Siyempre po, alam naman natin ang kalakalan na sa nagpapaupa ng ganito at ikaw ay may-ari ng lupa, pagdating ng anihan, mayroong kang kabahagi. Sapagkat yung may-ari ng lupa, ang siya namang nag-invest. Siya naman ang nagpunla. Siya naman ang masasabi nating nagbigay ng puhunan. No? Kaya't nararapat na siya ay mayroong makuha. Pero dito natin nakita ang ugali ng kanyang mga binigyan ng pagkakataon o tinulungan. Naging makasarili. Iniisip na yung nakuha nilang yaman, yung makukuha nila sa ubasang ito, gusto nilang solohin. Gusto nilang sarilinin. Gusto nilang kamkamin para sa kanilang sarili. At dahil dito, dahil sa masamang pag-uugali, lumabas ang maraming bagay na hindi maganda. Binugbog ang mga aliping pinadala ng may-ari ng lupa, yung iba'y pinapatay.
at nag-isip ang may-ari ng lupa kapag ka ang anak ko ang aking pinadala doon, tsak igagalang nila ito. Pero hindi ganun ang nangyari. Naging marahas at pinatay nila ang sugong anak ng may-ari ng lupa. Galit na galit ang may-ari ng lupa. At marahil, alam na natin kung ano ang naging kasunod ng istoryang ito. Binalikan sila ng may-ari ng lupa at ipinaghiganti ang kanyang mga alipin maging ang kanyang anak. Umiral ang katarungan. Bakit nga ba ganun ang tao? Ang kanyang kahinaan. Binigyan na ng pagkakataon upang makinabang, ngunit ang ginugusto pa'y ang lahat-lahat. Walang sapat. Ang gusto'y marami. Ang gusto'y nag-uumapaw. Kaya't gustong kamkamin maging ang ubasan. Hindi lang yung produce na ubas. Maging ang buong ubasan. Gusto ng kamkamin. Nangungupahan lamang. Pinagkatiwalaan lamang. Ngunit para bagang sila na ang nagmamay-ari. Bakit ganyan ang tao? Pinagkatiwalaan ng buhay. Pinagkalooban ng buhay. Pero kung ituring ang kanyang buhay, para bagang kanyang-kanyang buo. Para bagang karapatan ko ito. Para bagang walang nagbigay. At sa kanya talaga ang buhay na ito. Bakit ba ganoon ang ibang tao? Kapag tinitingnan ang mga bagay, para bagang ito'y dahil sa aking pagsusumikap, ito'y dahil sa aking talino, ito'y dahil sa aking galing. Nakalimutan. May nagpahiram, may nagbigay ng talino, may nagbigay ng lakas, may nagbigay ng oportunidad, may nagbigay ng lahat ng ito upang ang tao ay makabahagi sa kaligayahan at sa buhay ng Diyos. Nakalimutan na tayo'y nangangasiwa lamang, stewards, at hindi tayo ang tunay na nagmamay-ari. Pinagkakatiwalaan lamang tayo. Mga kapatid, ito'y paanyaya sa ating buhay na baka kasi masyado nating sinasabing karapatan ko ito, akin ito, at dahil ito sa akin, nakalimutan mo, pinagkatiwalaan lang tayo. We were given this opportunity to live. We were given this privilege to share. We were given, and there is a giver. And the giver is the rightful owner. Siya ang tunay na may-ari. Kung kaya't nararapat kilalanin ang may-ari. Sa pagkilala sa may-ari, ang dapat ay pagpapasalamat sa oportunidad na tayo'y nakikibahagi, na tayo'y binigyan ng pagkakataon makibahagi sa kanyang yaman, makibahagi sa kanyang kaharian, sa kanyang ubasan. Huwag tayong maging sakim, huwag tayong maging gahaman. Nawa sa atin, ang mangibabaw, pagpapasalamat sapagkat tayo'y pinagkatiwalaan at tayo'y nakabahagi. Hindi tayo ang may-ari, pinagkatiwalaan lamang tayo. Amen. Do you see these children on the street? 102 days na lang at darating na ang ating mahal na Santo Papa. Nakakasabik, kaya't dapat nating paghandaan. Naway si Maria, ina ng awa, ay maihanda tayo upang makatagpo si Jesus sa pamamagitan ni Santo Papa, Papa Francisco.